So what's up mga ka-Biltec? Welcome back muli guys sa ating munting tahanan, Biltec Motorride. And for today's video mga ka-Biltec, simpleng tips na naman to para dito sa bracket natin na SEC. Yan. At kung mapapansin nyo dito mga ka-Biltec, after a month kasi mga ka-Biltec, based lang ito sa experience ko, ayan, nagbabakbak kaagad yung pinaka pintura ng bracket natin. So as you can see mga ka-Biltec, backpack na dito yung sa side nya. And then napapansin ko, lagi na siyang namumuti. Kaya naman ang gagawin natin mga ka-Biltec is ibabalik natin siya sa original niya na kulay. And then gawin naman natin dito mga ka-Biltec is tanggalin ko lang itong mga nakakabit dito. Ayan, itong mga nakatornilyo dyan. Para dito sa pinaka-plate ng bracket natin. Kasi may nilagay ako ditong tape para hindi magasgas sana yung ano niya, yung pinaka-existing na pintura ng bracket natin. Pero based sa monitoring ko mga ka-Biltec, talagang etong SEC is madaling mag-fade etong pintura niya. So a month pa lang to mga ka-Biltec, eto siya. So siguro mga 4 months or 5 months pala mga ka-Biltec, napapansin ko na unti-unti nang namumuti at nababakbak etong pintura niya. So hinugasan ko na to mga ka-Biltec para mawala yung dikit ng tape na nilagay ko. Ayan. And then next natin dito mamaya is lihain natin siya ng pino. Patuyuin lang natin siya sandali. Ayan. So sana ito yung ma-develop ni ano ni SEC company para kahit papaano isulit yung binabayad natin na pinambibili natin ng equipment or accessories ng motor natin. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan siya mga ka-Biltec. Nag-fade na siya at namuti na. And then ang gagawin natin dito mga ka-Biltec is lihain natin siya ng pino para maalis yung gaspang. And then kung meron siya mga part na medyo lumubog or nabakbak ng pintura, ayun yung apakinisin natin para mas maging maganda yung outcome pag nag-spray na tayo ng pintura natin. So yan. So ngayon, proceed naman na tayo ngayon mga ka-Biltec sa pag-i-spray natin dito sa bracket natin. So dahil wala tayong nabili mga ka-Biltec na Samurai, humanap muna tayo ng alternative na pwede natin gamitin para mabalik natin yung dating original na kulay ng bracket natin. Ayan siya. So bilisan lang natin siya. Ang ginawa ko dito mga ka-Biltec is tatlo or apat na patong ng pintura dito mga ka-Biltec para kahit papaano is makapal yung pagkakapintura natin dito at hindi siya basta-basta na ano na magbabakbak or mamumuti. And then itong ginamit ko dito mga ka-Biltec, hindi siya glossy na pintura. Ang ginamit ko pa rin dito is yung matte pa rin siya. Pag natuyo siya is same pa rin ng color ng motor natin, is matte pa rin siya. Ito na siya, tuyo na siya mga ka-Biltec. Ayan siya. Wow, bagong bago uli. Ayan. Ang ginawa ko dito mga ka-Biltec is tatlong top coat siya. Ayan, para medyo makapal siya. Ayan siya. Ang ganda. Parang bagong bago ulit mga ka-Biltec. Ayan siya. Ito na siya. Ang ganda. Ayan siya mga ka-Biltec. Parang bago uli. Ayan. So dapat ito yung ano, mas mapaganda pa ni SEC. Yung pagre-repaint ng mga equipment nila na binebenta para kahit papano sulit yung binabayad natin. So ito na nga mga ka-Biltec, ikabit natin na dito sa motor natin. So bago natin ikabit tong bracket natin, isprayan natin muna siya ng WD-40 para kahit papano is hindi mangalawang yung ikakabit natin ditong tornilyo. So kung makikita nyo dyan mga ka-Biltec, talagang makinis uli, bago uli itong pinaka-bracket natin. So instead na bumili tayo ng iba or bago, so mas maganda siguro kung bumili na lang tayo ng pintura and then tayo na gumawa mismo. At syempre para makatipid din tayo at using yung pintura na yun mga ka-Biltec is may babalik natin uli or mas mapapaganda pa natin uli itong pinaka-bracket natin. So yun lang mga ka-Biltec, maraming salamat. God bless and keep safe tayo lagi.